Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong samahan ako at sabay-sabay nating tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating mabuting balita sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni Marcos, mula sa unang kabanata, versikulo 21 hanggang 28. Ang lalaking may masamang espiritu. Nagpunta sila sa Capernaum. Nang araw ng Sabat, kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu at siya'y sumigaw na nagsasabi, "Anong pakailam sa amin, Jesus ng Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Sinaway siya ni Jesus na nagsasabing, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." Nang kanyang mapangisay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa tao. Silang lahat ay namangha at nagtatanungan sa isa't isa na sinasabi, "Ano ito? Isang bagong aral. May kapangyarihan siyang mag-utos maging sa masasamang espiritu at siya'y kanilang sinusunod." Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong palibot ng lupain ng Galilea. Sa pagbasa natin ngayon, masdan na kahit ang masasamang espiritu ay kinikilala si Jesus bilang banal ng Diyos. Sa kasulatan ni Santiago, nabanggit din niya ito sa ikalawang kabanata, versikulo 19. "Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa." So ang paniniwala sa Diyos ay mabuti. Ngunit hindi doon nagtatapos. Kung gusto nating lumago ang ating pananampalataya, kailangan din nating sumunod sa kanyang mga kautusan. Matanong ko, ikaw ba, kaibigan? Sumusunod ka ba sa utos ng Diyos? Kung oo, bakit? Dahil ayaw mong mapunta ng impyerno. Alam nyo, nung bata ako, yun ang aking tanging layunin. Ayaw kong magalit ang Diyos dahil di ako sumusunod sa 10 kautusan. Dahil yun din naman ang sabi ng magulang ko. Sa isip-isip ko, parang mga magulang ko rin siguro ang Diyos. Pag hindi mo sinunod, mapapagalitan ka. Pag sinuway mo, baka mapalo ka pa. Eh, sa magulang ko pa lang yun. Baka sa Diyos, ang pagsuway ay malamang maging mitsa ng express elevator pababa ng impyerno. Kaya pilit kong sinusunod ang mga kautusan. Nung makilala ko si Jesus ng personal bilang Panginoon at tagapagligtas, nagbago ng gusto ang aking pananaw. Magmula sa isang striktong pulis pangkalawakan, nakilala ko na si Jesus pala ay maaring maging malapit na kaibigan na hindi ka iiwan kailanman. Di rin siya namimilit at di rin siya nagkukundina. At least, hindi bago dumating ang takdang panahon. Sa hilip, siya ay di nagdaramot ng kanyang awa at grasya sa mga taong humihingi ng dispensa para sa kanilang mga kasalanan. Nang minsan ay nagkaroon ako ng isang suliraning personal na bunga ng maling desisyon. Apektado ang lahat, pati ang mag-anak ko. At nang maubusan na ako ng padrino, kontak, diskarte at paghihinga ng tulong, doon ko pa lamang isinurrender kay Jesus ang lahat. Dahil desperado na ako at di ko na alam kung ano pang gagawin. Doon nagsimula ang kakaibang kapayapaan sa puso ko. Hindi naman nawala yung problema. Andun pa rin. Pero nawala yung tensyon, yung kaba, pag-aalala at yung anxiety. Malaon, may napakalaking grasya ipinagkaloob si Lord na naisaayos na yung suliranin. Grasya, dahil di ko naman deserve. Sa totoo lang, ako gumawa ng problema ng yun. Grasya, dahil pinagkaloob niya, di dahil mabait ako, ngunit dahil mabait siya.
mabait ang ating Diyos na buhay. Kaya magmula nun, mas ginanahan akong sumunod sa kanyang mga kautusan. Di lang sa takot na mapunta sa ibaba, ngunit bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang pag-ibig, awa at grasya na ipinagkaloob sa akin. May isa pa uling bonus nang nabasa ko na magmula sa 10 kautusan, maaring paikliin at isummarize pa sa 2 kautusan na buod ng 10. At ito siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ito'y mula sa Lucas, Kabanata 10:27. Mas simple unawain, ngunit napakalalim at lawak intindihin, at lalong-lalo na sundin. Kaya kaibigan, kung ika'y naniniwala sa Diyos, eh very good yun. Pero mas maganda, kung di ka lang naniniwala, ngunit sumusunod ka rin sa kanyang kautusan. Ang kautusang magmahal. Ang aking panalangin para sa iyo ay pagpalain ka ng mahal na Panginoon ng grasya upang mas makilala siya ng personal para lalo kang makakabang ng maigi sa paglalakbay natin patungo sa Kanya. Kung kayo po ay na-bless ng sharing na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po sa pakikinig.